Samantala, sinalubong ng mga taga-Tacloban ng 2014 sa pamamagitan ng isang mini-concert. Hinarana sila ng kilalang singer na si Rico Blanco. May live report si Salima Refran. Salima, Happy New Year! Rhea Simpleman, masayang sinalubong ng mga Taclobanon ang taong 2014. Isang mini-concert ang nihanda ng city government para sa mga residente maging sa mga tumutulong ng mga international aid organizations at NGOs. Ang leytenyo na si Rico Blanco ang nagbigay aliw sa kanyang mga kababayan. Sa kanyang mga awitin, hinimok ni Rico ang mga kababayan na bumangon at lumaban para maibalik sa dati ang mga nasirang buhay dahil sa bagyong Yolanda. Si Mayor Alfred Romualdez pinasalamatan ang lahat na hindi umalis sa tabi ng mga Taclobanon. Sa kanilang pinakamadilim daw na sandali, hindi sila iniwanan ng mga mabubuting pusong tumulong. Nangako si Romualdez na bibilisan ng lokal na pamahalaan ang pagbangon ng lungsod. Ang payak na medianoche na pinaghati-hatian ng lahat, aros kaldo. Nagtapos ang programa sa countdown para sa 15-minute fireworks display na donasyon naman sa lokal na pamahalaan. Ang amin namang news team Rhea, sinalubong ang bagong taon kasama mga batang evacuee ng Rizal Central Elementary School. Sa mga palaro at simpleng handog tulad ng mga mumunting laruan, sinalubong namin ang puno ng saya ang 2014. Samantala Rhea, tahimik naman ang pagsalubong sa bagong taon ng Eastern Visayas Regional Medical Center. Simula kasi kahapon ay wala nang pumasok na biktima ng paputok at nanatili na lamang sa 12 yung bilang ng firecracker-related injuries dito. Umaasa naman sila nga ngayong araw at sa mga susunod na araw ay wala na raw magiging biktima ng paputok. Samantala Rhea, binabantayan naman ng mga otoridad yung lagay ng iba't ibang low-lying area sa lungsod dahil yan sa tuloy-tuloy ng mga pag-uulan. Kahapon nga ay binaha ang isang tent city dito sa Tacloban. At yan muna ang unang balita mula nga dito sa Tacloban. Rhea? Salima, halos nakita mo itong pagbangon ng ating mga kababayan dyan sa Tacloban. Ano? Paano mo ilalarawan yung kanilang mindset sa pagdating nitong bagong taon? Yung trauma ba ay medyo napalitan na ng kumpiyansa sa sarili at medyo positibo na ba sila, Salima? Alam mo, Rhea, very positive yung nakita natin ang mindset ng mga kababayan natin dito sa Tacloban. No? Meron nang napapansin ako at nararamdaman ko yung talagang pagnanais nila na labanan itong kanilang kinasasadlakang sitwasyon ngayon. At sabi nga nila, kahit mahirap yung buhay, itutuloy nila ito at buong pag-asa nilang sasalubungin itong bagong taon. Pero yun nga, Rhea, no, ang hiling pa rin nila sa atin, hiling nila sa lokal na pamahalaan at maging sa national government ay bilisan itong pagbibigay nga ng mga permanente na mga tirahan, lalong-lalo na yung mga nasa tent city kahapon, Rhea, na hindi na sila nag-medya noche, no? Kasi nga raw sabi nila, ayaw mo daw nila muna nga i-celebrate pa, ipagdiwang yung bagong taon. Pero masaya raw sila. Ang hiling lang nila, sana daw, wag na silang bahain at matakot pa sa mga posible pang mga bagong bagyo ngayon ngang 2014. Rhea? Salima, itong mga nakarang araw, naiulat mo na binaha itong area ng tent city. Ano nang update doon? Kamusta na? Sa ngayon, Rhea, ay medyo bumaba na yung tubig dyan. No? Kaya lang ang problema, yung mga residente yung nakatira dun sa mga tent city na yan, ay nahihirapan kasi ang kwento nila sa akin, pumasok na yung tubig hanggang dun sa kanilang mga tent. So yung iba, nakikitara muna dun sa ilan nilang mga kaibigan. Pero yun nga, parang nakakalungkot na pansamantalang tirahan na nga nila itong mga tent na ito. Pero maging doon, ay binaha pa sila. So sana nga raw, tumigil na itong mga pag-uulan. At kahit pa paano, maging mas mabuti pa yung kanilang buhay ngayong taon. Rhea? Maraming salamat, Salima Refran, at Happy New Year sa inyong lahat dyan.